皆さん元気ですか？こんにちは、こんばんは、お whatever、 good evening、 good afternoon、 at kamustahin kayo。 Please subscribe sa aming YouTube dahil nandun po lahat ang lahat ng information at mga latest video ay lagi nyo kaabangan. So please subscribe sa YouTube. Mag-usap tayo, Vicky Osawa, sa YouTube po. Onegaishimasu. Thank you! Hello, ako po si Brillante Mendoza. Para sa mga kababayan natin na sa Japan, panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Pwede kayong magtanong sa kanya tungkol sa inyong mga problema, sa mga issues, kahit na ano pa. Pwede niya kayong i-advise kasi matagal na at marami siyang mga experiences, no, bilang Pilipina na nirahan sa Japan for the longest time. So maraming salamat po. Ito po si Jacqueline Jose. Inaanyayahan po po ang lahat ng mga Pilipino sa Japan o iba mang bansa na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay, at bibigyan niya kayo ng sapat na kaalaman at oras para mapagbigyan ang inyong mga pangangailangan para maresolba ang inyong mga problema. Bye! Ang init. Hindi mainit ngayon, ano? No? Alam niyo po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po me again, si Vicky Osawa, yung lingkod. Mag-usap tayo. At syempre, kinanta ni Miss Ladine Rojas and composed by Mr. Benny Saturno. Teka, yung mic ko ba malayo? Anyway, alam niyo po, binabasa ko ang isang text ng ating kababayan na hindi ko na babanggitin ang family name niya, si Miss Anita. Actually, Miss Anita, inintay ko po yung tawag niyo kasi about po sa resolba ng kanyang problema tungkol sa husband niya na pinakasalan siya sa Pilipinas at maraming mga nangyaring sitwasyon at mga umientra sa gitna ng buhay niya. Eh, hanggang ngayon, hindi siya nabibigyan ng visa, ng proper visa since nakasal siya sa Hapon. Miss Anita, ang masasabi ko po kasi hindi ko po ma-search sa Facebook ang inyong pangalan. I'm sorry. Kung ano po, pwede po kayong maayos ang kasal nyo rito. At yung tungkol po sa sinatanan nyo sa akin na hinihintay lang nung hapon sa balita nyo na 3 years para ma-void ang inyong kasal. Sana po, pagpunta nyo this time dito sa Japan, since nasabi nyo pong nagpupunta kayo dito sa Japan, Miss Anita, pwede nyo po yung iayos through the City Hall na hindi kayo mahiwalayan. So, yung medyo personal things na gusto ko sanang sabihin sa inyo, hindi ko na po i-broadcast dito, i-text nyo lang po ako, tawagan nyo lang po ako, at sasabihin ko po sa anak nyo na nandito sa Japan kung ano ang dapat gawin para hindi po kayo mahiwalay hanggat hindi kayo pumapayag na mahiwalay. Okay po, Miss Anita, alam ko it's been a week or a month na itong padala nyo sa aking mga letters na kung paano kayo ang mangyayari sa inyong visa dito sa Japan na ngayon ay nasa Pilipinas kayo at naghihintay pa rin na i-apply ang visa nyo sa immigration, na which is hindi pa ina-apply na yung husband dahil merong atang someone is in the middle na medyo may mga misinterpretation or misunderstanding na tinatawag. Kaya kung gusto nyo pong malaman, something private na po kasi ito, kung paano po na hindi kayo mahiwalay sa inyong Japanese husband na hanggang ngayon hindi pinapasok ang visa sa immigration, i-PM niyo lang po ako at sasagutin po natin ito. Okay po. Yun po ang isang dapat nating pag-usapan ngayon tungkol sa istorya ni Miss Anita. Hindi na po natin babanggitin ang kanyang family name. At syempre, gusto ko pong banggitin sa inyo, you can check me sa Instagram, sa Twitter, sa email. May email po kami kung meron pa kayong mga katanungan. Yun po yun. Marami pa po. And I think sa YouTube po, please subscribe naman kayo and you like us naman. I-like nyo naman po kami para mas marami pa tayong maibalita at makatulong. Dahil the more you like us, the more we can do better. At syempre, kung talagang
you feel not, huwag niyo pong pilitin ang sarili niyo. As long as we can assist you in any ways na kakayanin natin, we will be with you. And bago po, alam niyo, sana kanina, bago ako mag-start, iinom muna ako. Eh, pasensya na po kayo, inom ako dito on the spot. Kasi po, wow, na-uaw ako. Alam niyo po ba this one? Yung friend ko na si Miss Marie, siya ang nagturo sa akin nito. Alam niyo, coconut na coconut siya. Kita niyo naman nakalagay, coconut milk. Ang lasa niya po talagang as in coconut na puro na 100%. Sabi nga nung friend ko, wala ata masyado rito sa Tokyo. I don't know kung meron po kayo nakita, pero para sa Pilipino, panlasang Pilipino, eto po. Isa pa po, inom pa ako. Kasi medyo mahaba po ang istorya natin. Ayan, dami ko nang naiinom. So, bili po kayo nito. Talagang lalo na ngayon pag tag-init. Ang sarap niya. Grabe, as in. Huwag lang po masyad marami at baka mag-LBM kayo. Di po ba? Okay, speaking of our friend, no. Isang kababayan po natin na humingi ng tulong since the other day na may problema siya sa Pilipinas. Ito po ay hindi ko nababanggitin ang pangalan niya dahil medyo sensitive po ang nangyari sa buhay niya. Meron po raw siyang death threat sa Pilipinas ngayon. Tatawagan po natin siya ngayon. Pakinggan po natin kung ano nangyari sa buhay niya at kung bakit siya may death threat ngayon na hihingi po tayo ng tulong sana sa mga kababayan natin kung ano ang mai-assist natin sa kanya. Idadial ko po. Alam ko naghihintay po siya. Inintay po niya ang tawag natin at siya po mismo ang magkukwento kung anong nangyayari ngayon at ninenerbyo siya habang nasa Pilipinas kasama ang pamilya niya dahil apat lang sila lang nakatira sa bahay, natatakot siya dahil meron po siyang death threat ngayon. Okay po, sandali lang po. Okay, iriring po natin ngayon siya, speaker ko na lang. Bakit wala? Hello? Hi, good evening po. Good evening. Hi, good evening po. Magandang gabi sa'yo. Kamusta ka na dyan? Nakasarado ba pinto nyo? Hello? Okay lang po. Nandito po. Yes, ma'am. Opo. Oo nga, no? Hindi, okay lang. Sige, narinig ka naman namin. Hindi ko nababanggitin ang pangalan mo. Sa first name na lang. No, sa first name na lang kita tatawagin, Miss Marlene. No? Ngayon, Miss Marlene, kwento mga sa amin, ano ba nangyari? Ay, ano nangyari, Miss Marlene? Okay. Yes, Miss Marlene. Oo, medyo mahina signal, ano? Pilipinas, internet, pagbutihin. Yes, Miss Marlene. Ano po ang nangyari, ma'am, eh? Oo, okay. Bali, natatakot din po. Yes, ma'am, opo, natatakot po kasi, yun ako, ma'am, yung kinaso ko po sa ex ko, yung bigami po, eh, ngayon lang po yung lumabas yung decision niya, itong by June. Okay. Eh, that time, ma'am, na nahuli yung pulis ng Quezon City, yung babae, buntis po pala. Okay. Tapos po, na parang, napahirapan po siya dun sa ano, napahirapan po siya sa presinto, kaya ho, maagang namanak yung babae. Okay. Yes. By cesarean siya, ma'am. So, nanganak siya sa loob ng kulungan? Bali, dun po pumutok yung nabigan niyan, ma'am. Sa loob ng kulungan? Yes, ma'am. Sa kulungan po, sa loob po ng kulungan. Wow. Pumutok ang panabigan niya. Tapos, ma'am, ano, ang kwento ng police, yung babae, bali lang tanggulay daw po nang dinala sa ospital, kamuntik po siyang mamatay. Oh, okay. Kaya opo. Kaya nagagalit po, ma'am, yung mga kamag-anak niya sa amin. Kaya ho, tumatawag po yung lalaki sa kuya ko. Mm-mm. Na Hello. Yung mga angkan daw na babae, eh baka do itong babo ako. Parang ganun. So, ang istorya po, madam, ganito.
kayo po ay nag-file ng case sa husband nyo na bigamy? Hello? Yes, ma'am, bago po kami ma-declare. And then? Okay, bumaba ang ano na para kunin yung sabihin na natin girlfriend ng husband nyo, ng ex-husband nyo, nung nakuha pala ay buntis. Nung nahuli sila, nung hinuli yung ex ay buntis. Buntis. And then nangyari, nagkaroon ng pahirapan sa loob ng kulungan dahil doon ang anak. Yes, ma'am. And then from there, yung pamilya nagalit sa iyo. Yes, ma'am, galit po sa akin yung mga angkan ni. Eh. Ano ba yung anong klase yung mga angkan, sabi mo? Hoodlum. Mga hoodlum daw ho yung angkan ng pulis, mga snatcher sa may Commonwealth. Oo. Sa may lower lower sa ma'am. Aha. Natatakot ko, ma'am, kasi ako marini na lang ako, patay na lang din ako kasi wala rin naman po ako makatataguan. Alam ko ang bahay ko. Oh. So, ibig sabihin, so, tama ba ako na ang kasama mo, magulang mo sa bahay? Hello? Yes, ma'am. Hello, ma'am? Okay. Sige, go. Go lang, ano, miss, ano, medyo ang signal siguro sa atin dyan sa Pilipinas, natural lang yan minsan eh. Hindi, okay lang. Ikwento mo lang para kung anong maitutulong sa atin ang marinig ka ng mga kababayan natin. Kung anong dapat gawin dahil nga, syempre, natatakot ka na bigla ka kamong pasukin dyan sa loob ng bahay dahil nga dinedetret ka. Yes, ma'am. Yun po yun. Kinakatakot din po ng kuya ko. So, paano ang gusto kong malaman, paano nilang sinabing, anong tawag doon? Yung sabi mo kanina, yung, ano bang tawag, ano sa Tagalog, tutumba? Itutumba ka? Itutumba, sabi niya, ng kuya ko, sabi, matigas ang ulo mo, pag tinumba ka dyan, wala na akong magagawa, wala, bahala ka na. Eh, ang problema, kasama mo sila mama at si papa, eh, kung madamay sila. Oh, so yun ang problema mo ngayon, pero... Saan ka nakauwi ngayon, Iha? Sa Pilipinas? Saan sa Pilipinas yan? Saan ka nakatira? Ma'am, sa Pasig. Taga-Pasig po ako, ma'am. Oo. So, ibig sabihin, hindi ka nagsuplong sa pulisya natin na may death threat ka, ganito, ganon, sa Pasig? Hindi ba pwede yon? Hindi po ako nagsumplong sa mga pulis po dito, ma'am. Kasi hindi po rin po alam totoo pa yung sinasabi nila or hindi ko po alam, magulo yung isip ko eh. Oh, so ibig sabihin so what din ako pwedeng makapag So wala ka pang sinasabihan kundi kay lang pamilya na may death threat ka, mga kaibigan mo, para maproteksyonan ka. So, dapat di ba protection ang kanang kuya mo? Sabi nila, yes, ma'am, hindi po. Kaya nga po nagagalit yung magulang ko, yung mama ko, tsaka papa ko sa kuya ko. Kasi dapat protection na ako. Parang kumakampi siya dun sa ano ko. Kaya hindi na po kami nakikibot ng kuya ko. So, ibig sabihin, yung kuya mo, siyempre, bayaw niya yon. So, ibig sabihin, nakakausap sila o ano? Bakit? Yes, ma'am. Parang sabi ko sa kuya ko, i-block niya na lang yung tawag niya, i-reject call na lang niya. Kasi ma'am, pwede naman po yun, i-block niya. Kaya parang hindi niya na, bahala na lang din ako sa buhay ko. Parang gano'n. Oh, so ibig sabihin, parang ang nangyayari, yung pamilya mo natakot din. Natatakot din, kaya ayaw kang kausapin, gano'n ba yun? Actually, July may hearing po kami nung nakaraan, yung babae lang po ang sundipon. Okay. Sa hearing, ma'am. Tapos natatakot din po ako na
So diyan sa paligid niyo ng bahay niyo naman, hindi ka ba na ano na may mga kapitbahay ka naman, pwede kang proteksyonan, 'di ba? Kung sakaling may mangyari diyan sa inyo. Mabarilak mo, yun na yun. Kasi wala naman ako ibang kagalit, eh. Wala naman ako ibang kaaway, kundi siya. So ibig sabihin, tong 22 years old na anak mo, anak nung husband mo, ex-husband mo, 'di ba? Yes, ma'am. Hindi niya ba makakausap ang tatay niya o? Yes, ma'am. Ano, under po siya sa pangalan ko kasi 17 years old kami nang oh. Ano, okay. So, ibig sabihin yung bata hindi sa ano mo sa pangalan mo, hindi sa pangalan ng husband mo nakaano, although siya ang ama. Yes, ma'am, ano? Kasi ang sa akin naman kaya nga rin ako nagpakasal sa kanya nang 1988 para itong family sa kanya i-attach niya. Ma'am, hindi ko pala niya nagawa. Hindi niya nag na lapit yun, ah, 'di ba dinedetred ka nung ex-husband mo para ma-protection ang kayo diyan sa bahay niyo. Sinab, bakit hindi mo, sabi mo kasi wala ka pang nilalapitan, wala kang sinasabihan pa, di ba? Dahil sabi mo, oo. Eh kapares yung sabi mo, tumulong sa yung mga tao na mga attorney, yung attorney, hindi mo ba siya pwedeng lapitan para matulungan ka ulit? Tumulong sa kayo. Ma'am, ano, wala na po siya, ano na siya, prosecutor na po siya sa ibang lugar yata. Nung nakaraan na nagbumalik ako last June, kasi oo. Ma'am, may lumabas na warrant. Oo. Ano, July, first week ng July, ma'am. Oo. May lumabas po kasi na warrant. Wala na po siya doon, ma'am. Oo, oh, hindi mo na siya makontak kaya na yes, ma'am, hindi ko na siya. Ma-protectionan wala ka? Wala na po siya sa opisina, ma'am. So, ang kailangan mo ngayon, Iha, is, Miss Marlene, ang hiniling mo ngayon sa atin, kung sino man ang mga nakakinig, is protection mo dyan sa Pilipinas, tama ba? Na makalayo ka, tama? Anong gusto mong protection? Yes, kung, ma'am. Kung sana, ma'am. So, yung mga, kasi yung ma'am, kasi wala na tataguan. Baka po ko sakaling na may mga magandang loob. Natulungan ka? Na gusto tumulong po sa akin at na makapunta po ako. Ang kaya, ibig mong sabihin, ma'am, Miss Marlene, Miss Marlene, ngayon, ang nangyayari, pa-udlot-udlot ka lang nalabas, kaparis ng kanina nagkausap tayo ng maaga na nininervous kayo lahat dyan sa loob ng bahay nyo. Tama ba? Yes, ma'am. Opo, ma'am. So anyway, singin ko naman, Miss Marlene, ganito yan, ano? Meron naman tayo mga kababayan na nakikinig ngayon. I'm sure sa Pilipinas ay nakikinig ko. Ano maibibigay at mga magmamagandang loob na kung anong dapat protection na maibibigay po natin kay Miss Marlene dahil apat lang silang nakatira sa bahay at ngayon ay ninenervous siya, hindi siya masyado makalabas, hindi siya makapagtrabaho dahil nga sa death threat sa kanya ng ex-husband niya. So, Miss Marlene, siguro may mga mag-PM sa akin. Kung anong maitutulong namin sa inyo, ipi-PM kita. Bawat merong magbigay ng protection kung paano ka matutulungan dyan at ipi-PM mo naman sa akin kung saan ka nakatira. Malay natin, mga nakikinig dyan sa Pilipinas o dito sa Japan na mabigyan kayo ng protection pamilya dyan sa loob ng bahay nyo, no? Oo. Ganun na lang, Miss Marlene, ha? Pero basta steady ka lang dyan, sarado nyo lang yung bahay nyo at yung 911, di ba? Meron tayo ng presidente, siguradong matutulungan ka niyan, no? Oo. Hintayin mo na lang, may mag-PM sa akin at kung anong maisishare nila sa'yo, ipi-PM ko kagad sa'yo, ha? For the meantime, maraming salamat at ingatan mo ang sarili mo at ang parents mo, nakasama mo na ikaw ata ang nagpo-protect sa kanila rin, no? Okay, Miss Marlene, meron ka pa bang gustong sabihin tungkol sa I mean, kaparis ng ganyan. Mm-mm. Opo. Mingi ka ng tulong. Oo. Sana kung sakali man na kung bibigyan po ako ng pagkakataon makarating po ako dyan. Kung sakali man na dyan po ako muna magtatago, baka kung sakali may makatulong po sa akin, ma'am. Maraming salamat po dyan.
sa mga ganun bagay na yun, ma'am. Oh, sige. Okay. Sige, Miss Marlene, panoorin mo lang at ayingi pa rin tayo ng tulong sa ating mga kababayan from Philippines to Japan na mabigyan ka ng protection dyan sa Philippines. Ninenervous tuloy ako. Okay, Miss Marlene, mag-PM-PM ka lang sa akin. Lagi naman ako naka-online. May detret ka, oo. Huwag ganyan, may anak ka pa. May tatay ka pa, no? Lakasan mo lang ang loob mo. Marami tayong mga, ngayon sa social media, marami tayong mga kababayan na malalakas na rin ang loob na tumulong sa kapwa ngayon kung ano man ang maitutulong nila. Kaya, standby ka lang dyan. Don't get too nervous kasi the more you get nervous, hindi maprotektahan naman ang anak mo at ang magulang mo na inaalagaan mo ngayon, no? Just pray lang at saka laging sarado ang pinto na lang muna. Oo. Okay? So, yung time natin, Miss Marlene, i-PM na lang kita. Okay? Okay, Miss Marlene. Okay na tayo. Thank you. Basta, oo. Huwag mong isiping may mangyayari sa isipin mo. Ang mga magulang mo, kailangan kanya. Okay? Okay. Salamat po sa tawag, ma'am. God bless po, tsaka more power po sa inyo. Thank you, Miss Marlene. Oo. Basta online ako lagi. I-PM mo lang ako, ha? Anytime. Oo. I-online ko ang telepono ko para sa'yo. Okay. Thank you, Miss Marlene. Ingat kayo dyan. Sa parents mo, sa anak mo, ingat, okay? Salamat po. Okay, thank you. Ingat. Thank you. Pati ako ninenervyos, ano? Sa totoo lang po, ganyan ang nangyayari ngayon sa kanya sa Pilipinas na although ang kalaban niya is yung ex-husband niya na siguro nga po dahil nasaktan o ibig sabihin yung girlfriend na napahirapan daw ata sa loob ng kulungan at doon na nga na, so yung pamilya ho raw, medyo may connection ng mga kapares ng sinabi niyang mga klase ng ganong tao sa Pilipinas, lalo siyang ninenervyos. Parang ang iniisip niya po ngayon, gusto niya makapagtrabaho sa Pilipinas dahil gusto niya lumabas-labas, hindi siya makalabas dahil nga ang iniisip niya sa likod niya, baka meron na lang biglang pumutok o kung anong gawin sa kanya. Kaya po ang mga maski daw yung kapatid niya, yung kuya niya, hindi siya binabate. Siguro po dahil nga ayaw madamay. No po. Kaya mga kababayan, kung sino po ang nakakarinig nito sa isang kababayan natin, nalulungkot ako. Na nasa Pilipinas at ninenervyos. Kung meron po tayong maitutulong, kung sino pong makakarinig dyan ng mga nasa gobyerno o mga protection para sa kanilang pamilya na nakatira sa Pasig po sila, tulungan po natin. I-PM nyo lang po ako at kukunin po natin. Nasa akin po ang data kung taga saan siya sa Pilipinas para matulungan po natin. Humingi po ako ng tulong sa inyo na maproteksyonan si Miss Marlene at ang kanyang mga magulang at anak na nasa isang bahay sila na apat na nakatira sa Pasig po. Okay po. Ay, nako. Gusto ko sanang umiyak pero Miss Marlene, pasensya na. Kailangan pigilan natin yan dahil kasi alam ko po kung ganong kapresyo yan sa isip at sa talagang wow, hindi ka makakatulog yan eh. Yung bang dinadetret ka of all the suffering na nangyari na nga sa inyong mag-asawa, biglang gaganunin ka na lang na parang pinipressure yung utak mo na nag-i-imagine ka na alam mo naman syempre ang buhay natin sa Pilipinas. Minsan, yung protection, minsan, kung halimbawa ang kapares nga ng lugar niya, nasabi niya nga, kukunti lang ang bahay na kapitbahay nila, humingi po siya ngayon ng suporta sa ating mga kababayan na i-PM niyo po ako na matulungan po natin siya. Yun lang po. Baka humaba na po sa dami ng medyo ang utak ko talagang medyo nabibigla dahil wow, di po ba? Ang apat sila na wag naman mangyari. Sana po yung husband niya o yung wife ngayon ng husband niya magising naman. Wag na, wala nang ganyang hagantihan. Tanggalin na po natin ang gantihan dahil wala rin pong mangyayari dyan.
Di po ba? Bigyan na natin ng pagmamahal sa isa't isa. Kung meron pang mga sakit na nangyari sa atin, ilayo na po natin iyan. Dahil wala rin pong ikagagandahan at pupuntahan. Ay, ibahin na natin ang istorya. Okay, balik na po tayo sa mga balitang-balita. Ay, ito na po. Naalala niyo po ba yung gold na networking business dito sa Japan? Alam niyo po, that was last year na nagkaroon ng mga ganyan na, uy, magbigay ka lang ng 7 lapad. Magiging 7 lapad daw ang pera mo. Meron po tayong isang kababayan o ilang kababayan na nagkwento sa atin na because of the networking, nagkautang-utang siya at pati ang asawa niya ay na pugjugjug siya dahil ginamit niya yung savings nila na pinag-iipunan nila mag-asawa para makauwi ng Pilipinas at manirahan sa Pinas. So mga kababayan, isa lang po masasabi ko, hindi naman po lahat ng networking ay masama. Pero syempre, very simple mathematics lang po yun, di ba? Ang ibig ko sabihin, saan ka ba nakakita ng 7 lapad? Eh, bigla na lang magbubunga ng 77 lapad. Saan this world na maski bangko ata hindi magbibigay ng ganong interest, di po ba? Kaya para sa akin po yung mga networking, pag-isipan nyo mabuti, wag sige ng sige. Alamin nyo. Di po ba? Hindi ko muna sabihan kayo at nakita nyo si ganito na ganun, papakita pa raw yung mga bank account. Ayan, pumasok yung ganitong halaga. Where in this world nakikita kayo ng ganong halaga na instant? Wala po niyan. Kaya yung mga nag-aalok ng networking, wag naman. Wag naman mga ate. Huwag naman ganyan, na kayo lang ang kikita at pasasamain nyo naman yung iba. Kapares nangyari dun sa namawag sa atin, ha? Pati yung savings nila na ilabas niya at ngayon hindi na maibalik sa kanya yung pera niya. Dahil yung kausap nilang Pilipina na ano po ba, parang pyramid po kasi yun eh. Hindi na nagpakita. So, be careful about networking. Hindi sige ng sige at wala pong instant money sa mundo na ganun na lang tutubo. Kahit po siguro sa ibang bansa, walang gano'n na ang pera mo eh. Bigla na lang, ano, maski nga ho sa bingo, ang hirap tumama. Di po ba? Maski ata sa kasino, hindi naman gano'ng kadali yan. Bago ka manalo, katakot-takot na labas mo muna ng pera. Di po ba? Ginagamble po ang bawat bagay sa mundo ng maayos. Wala pong instant. Dalang instant something na makukuha nyo dito sa mundo ay masama sa katawan. Kaparis po ng mga instant na kinakain natin. Pag everyday mo kinakain yan, all over ng buhay mo, ano mangyayari sa katawan mo? Di sakit. Kaya wala pong instant na one click na magkakapera ka ng ganong kadali. Kaya be careful about networking. Hindi ganong kadali yan. Ayan, may hulog na buho. Tapon ko na. Okay. Ay, naku. Ito po ang napanood ko. Sa Facebook ko rin po ito nakita. I don't know po, finose ko po ito. It's all about the drugs. Alam niyo po ba yung siling maliliit? Yung maliliit na sili na pula? Eh pag binuksan pala, may nahuli po kasi, may nakisuyo ata or nahuli sa isang somewhere in Nepal, sa Nepal o ata sa ibang bansa po ito na ang mga drugs eh nakalagay dun sa maliit na siling pula. Na pag binuksan mo, ang laman pala is drugs. And then yung sibuyas naman po, pag binuksan nyo yung sibuyas, may laman ding drugs. Bakit ko po sinasabi? Mag-ingat po kayo. Kasi po, lahat po ngayon sa mundong ito, ginagawa ng mga ganyang negosyante ng easy money. Ang tinatawag ko po dyan. Easy money. Kaya po, minsan mag-ingat kayo. Minsan may makikisuyo sa inyong bata o may makikisuyo sa inyong matanda ng bagahe, makikipadala. Maawa ka ngayon kilola dahil mabigat ang bagahe. Huwag po. Hindi naman po siguro, pero tingin ko pa the better, huwag po. Gusto nyo man tumulong. Pero ang mangyayari, kayo pa ang makukulong. Kaya ingat po kayo, lalo na sa mga bagabagahe. Ingatan niyo po yan na may makisuyo sa inyo at hindi niyo alam ang laman ng bagahe. Be careful. Biro niyo sa loob ng siling pula, nandun pala ang drugs. Imagine that. Nasa Facebook po nang mag-usap tayo, andun po yung istorya. Check about it. Kaya, hindi po dapat magbibitbit ng bagahe ng may bagahe. No po? Yung pang isang ano news natin, mag-ingat po na may makisuyo sa inyo dahil baka the more na maawa kayo, the more na ilulong kayo sa kulungan. Di po ba? At
May magandang balita naman po tayo. Hindi naman very bad lahat. Na kita ko rin po ito sa Facebook na ang Senado ay binabana ang annulment sa Pilipinas at mga nagpapa-annul dyan na naniningil ng mahal. Hindi na po, mura na daw ngayon. At nabalitaan po rin natin sa Facebook din to. Siyempre, alam niyo naman po tayo ngayon, Facebook reader, nabalitaan ko po ang annulment ngayon ay hindi na ganong katagal. Dahil before po, taon na. Meron nga po kaming pinaayos ngayon na annulment. Siguro po, 4 years ago na ata yun, hanggang ngayon walang nangyayari. Ate, sana kung napapanood mo ko, gumising ka naman, anong nangyayari na sa mga papeles na pinaayos sa'yo, nagtiwala sa'yo. Di po ba? Andito na nga yung mga anak niya, lumaki na nga, eh hanggang ngayon, hindi mo pa rin natatapos yung annulment. Sana naman po, magising ka and let her know the truth. Di po ba? Dahil bumaba na sa Senado, nabasa ko po sa Facebook, although completely, hindi ko po nabasa, but I can tell kasi medyo nawalan ho ako ng baterya noon. But you can check it online. Nowadays, everything, malalaman niyo po kung anong katotohanan. Check it online. Sa social media, nandiyan po ang mga talagang kung ano nangyari na sa annulment natin sa Pilipinas na hindi na po pahihirapan tayo. Kasi po, kapares po ng nasabi ko before, bakit kailangan magsama ang mag-asawa kung lagi namang may gera? Just because of the kids na makikita naman ng mga bata, lalagi kayo nag-aaway. Kaya maganda po yung nakakalungkot man dahil tayo isang Katoliko sa Pilipinas na magkaroon ng ganyang hiwala yan. Pero for me, syempre, may mga rason naman. Kung makakapag-ayos pa, ayusin pa rin. Syempre, iba pa rin buo ang pamilya. Pero kesa naman makikita ng bata na lagi tayong may gera. Kaya yung annulment po, double check everybody. Huwag po kayong bayad ng bayad, huwag sige ng sige. I-check nyo po talaga yan. Ngayon po, nasa Senado na yan, pinanik na po yan. At you can check online kung ano palo talaga ang totoo. At be careful kung sino mga pipiliin yung lawyer at kung sino ang mga gigitnapan dyan. Yun po. Yan po ang isang magandang balita. At meron naman tayo isang malungkot na naman na balita. Galing po to kay Miss Grace sa Sigawa. Meron pong isang istorya ng mag-asawa na refugee dito sa Japan. Ang nangyari po ay ganito. Dumating sila rito, as far as nabasa ko po from the Miss Grace Asigawa na pinadala niya sa akin, noong August 3 up to December 30 last year, itong mag-asawa ay nagtrabaho sa isang kumpanya. And I don't know, suddenly hinuli po sila ng immigrate, ng police. Pati po yung kumpanya, yung may-ari, yung Sacho, na sinokay sila o may-ari ng kumpanya po ata yung Hapon, na yung dalawang mag-asawa na refugee ay kinuha. At anong mangyayari? Ay, syempre, back to Philippines ka. Kaya kayo po, mga kababayan, sinasabi ko na po, kung tayo po inibigyan ng chance dito sa Japan makapunta, sumunod po tayo sa rules. Di po ba? Huwag po natin sirain kung ano ang binigay sa ating rules. Kapares ng refugee, nabigyan ka ng 6 months to wait, natataka ng passport mo as tourist ka dito, dumating ka, nag-apply ka ng refugee visa dahil kapares ho nung isang kababayan natin kanina, may death threat siya. Yung mga ganun bagay, di po ba? Or mga kung ano-anong istorya dun sa Pilipinas na talagang kailangan lumabas ka dahil ang buhay mo talaga ang ano na, ang nakataya. Yun po, mga totoo po yan. Yung mga ganun po parang excusable. Di po ba? Pero kung hindi totoo, wag po natin gawin. Wag. Dahil madadamay yung totoo. And another thing, kung kayo po na granted ng 6 months not to work, don't work. Try to do something better. Alam ko po, nandito na rin lang kayo. Siyempre, kaya tayo nandito. Just to work, naitindihan ko po yun. Pero be careful, kapares na nangyari po. Di po ba? Mas maganda pong sumunod. What is 6 months? Andito ka na rin lang. Where else na sa Pilipinas ka? Ilang taong ka na, hindi ka makalabas. Di po ba? Minsan yun ang mentality natin. Pero bawat bagay po, kung sumusunod po tayo sa mga rules ng bansang pinuntahan natin, I'm sure you're gonna be better person there and you're gonna have a better life in that country. Hindi po ako sana nag-aano na
Naku, alam mo naman ang hirap, kaya nga nagpunta rin sa Japan, di po ba yun ang mga salita? That's fine, I understand. But kapares po nito, hindi natin alam ang kapalaran natin, mas maganda na po sumunod tayo sa batas ng bansang pinupuntahan natin. Na po, yun po ang galing kay Miss Grace sa Sigawa. Thank you, Miss Grace! At eto po, meron pong isang... Eto po, dun tungkol po naman ito sa Pilipinas. Alam niyo po ba, ang NSO ay medyo hindi na po ganung kadali tayo makakuha ng birth certificate. Although kung yung person itself, pwede po. Ang birth certificate po ngayon sa Pilipinas, pag nakakuha po kayo, make sure na you keep the receipt. Kasi po, na ang dati po, di ba hindi natin, pag nakakuha tayo ng birth certificate, ay yung resibo, binabaliwala natin. Be careful about it kasi po maraming fake, mga peking, mga birth certificate, mga dokumento. Ngayon, kung talagang nakuha nyo mismo yan doon sa mismong kuha na ng NSO, itabi nyo po yung resibo. At ipakita nyo po kung sakaling mapagbintangan kayo na peke yung papelis nyo. Be careful na, yan po ang isang bagong pag-ingatan nyo kung kukuha kayo ng mga dokumento ng mga papelis sa Pilipinas, itabi nyo po yung resibo. Wag nyo basta itatapon. Yan po ang news natin. Nako, Mietcha. Naiisip ko pa rin yung Detret, naawa ako sa kanya, no? Nem. Sino, siguro naman may tutulong dyan. Anyway, hintayin ko na lang yung mga PM sa atin kung anong talagang maishishare natin sa kanya. And, ibay na natin ang topic. Last week po, hindi ko nasabi siya. Meron pong nagtanong sa atin, paano po ba kumuha ng Nigeria, sa Nigeria ng visa as a Filipino passport? Eto po, na-check po natin online with her. Hindi ko po nasabi next last week. Sorry. Sa dami po ng balita rin next last week. Ngayon po, ang pagkuha po ng Nigerian visa is dalawang klase po. Either pupunta po kayo with the invitation and you need a lot of things to prepare from sa mag-iimbita sa inyo and from you itself dito sa Japan. Di po ba? Dalawa po kayong kailangan ng mga dokumento na iba-iba. And I can PM you about it and you can call me either tomorrow about it, Miss Rosalinda. Yung isang kababayan natin. Ano po? Yung po, about the Nigeria. And as I understand, 6,000 yen po ang fee nila for the Nigerian visa. Tourist or invitation. So, kung tourist naman po, easier for me. Easy po ang tourist visa. Same thing, meron pirin po kayong ilalabas na kosikitohong as family registration, jumisyo, and then working place nyo, and then certificate na meron po kayong certain amount sa banko. And of course, your passport. I-apply nyo po yan, and nakalagay po sa internet, you have 2 to 3 days to, para ma-approve yan. And you need to bring it to the Nigerian embassy. Yun po ang tungkol sa Nigerian visa, madam. So, if you need any assistance, more assistance, please PM me. Yun po ang tungkol sa Nigerian visa. At speaking po sa mga umiibig, magpapakasal sa Pilipinas. Ngayon po, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Tita, paano ko po kukunin yung aking love sa Pilipinas kaysa mag-uwi ako, magpapakasal kami. Oh, di ba happy? Happy na siya. Getting married siya. Oo nga, kasi alam ko siya dasad siya rito sa Japan eh. She's a nice girl. I knew her for a year. Siguro magwa-one year na. And she's so pretty. And then, she come up na tumawag po sa atin na asking for assistance kung paano niya makukuha yung kanyang husband. As in, noon niya pa boyfriend ito. Sorry. Boyfriend. And now, they decided to get married. And she's got a working visa permit now in Japan. And I even told her, yes, you can. O, diba, Obama? Yes, you can, Obama. Di po ba? So, yun po, sinabi ko po sa kanya what to do and how will be the papers to be prepared. And sinabi ko rin po sa kanya, any assistant, andito lang ako. Basta nandito lang ako and then just don't call me late at 12 o'clock or 1 o'clock, my dear. Call me earlier than that, please. Anyway, yes, you can. Pwede mong kunin ang husband mo and then what are the things that you need, you can PM and I can send it to you kung ano yung mga requirements. Okay? And isa pa pong question.
about the student visa, I'm so happy for her kasi she's also nice. She's really nice. Although I met her once and I've been talking to her siguro ilang beses na text kami PM. And suddenly she sent a PM to me. Hello! Na sabi niya, it's good. May mag-i-sponsor sa kanya from student visa. And then may nag-o-offer sa kanya na i-sponsoran siya as a working visa. Iha, this is the answer for that. Ang masasabi ko with the student visa to working visa, pwede po kayo since na 4 years course kayo. Kasi po, yung mga student visa na nabanggit ko last time na if you only finish a 12 years pag-aaral but you didn't finish the 4 years course, hindi po pwedeng ma-working visa yan. Ang pwede lang po is yung 4 years course, maski po nagkaroon kayo ng student visa rito. And another thing is, pwedeng-pwede kang ma-sponsoran as long as yung linya ng pinag-aralan mo, pwede doon sa papasukan mo, mag-i-sponsoran mo pala. Yung mag-i-sponsor sa'yo. No? Halimbawa, kung anong natapos mo, let's say you're an accountant, and then there is a company na maraming foreigner need someone na mag-translator for the company para sa kumpanya nila, then you can have the sponsor visa with them. Although, syempre, pinakamaganda niyan is I can introduce to you sa talagang professional na lawyer, immigration lawyer with that case. And if you really need an assistant from me, we can check everything about it. But of course, with the sponsorship, yes, you have the student visa and you can move to palitan ng working visa. So, anything na you need more about the information, just let me know. But make sure that the company, yun, bagay dun sa linya mo. And a lot of things to be prepared and to check the company first. Yun po. Okay, I hope nakatulong sa inyo yung mga sagot ko about the mga questions sa Nigerian visa, student visa to get married and bring the husband here, at sa mga working visa na may sponsor na. At syempre, yung mga news natin kanina and also yung sad na death threat kay Miss, what's her name? Marlene. Yeah. Just be careful. But bago lumaba ang ating malungkot na mga balibalita dito sa Japan at sa Pilipinas, alam nyo ba, na-shock ako, no? Kasi nung isang araw, we were watching the TV with my hubby. Si, what's the name? Beyonce? Beyonce? Beyonce! Nanganak siya! And you know what? My goodness. Magre-rent siya ng isang bahay na pagkaganda-ganda. And no, you know how much it will cost her for a month? $400,000 a month. Bongga, diba, Mie-chang? Mie-chang mo, naranak siya. Siya $400,000, ikaw $500,000 for a month. $500,000. So in yen, how much is that for $400,000 a month, manager? Yon senggo hakumang? $400,000. 100, yeah. Not million, so it's for yon seng, yon. Wow! Ilan libong lapad. Di po ba? So, di po ba? Iba talaga pag-start ka eh. Di ba? Isang kanta mo lang, tsuk, milyones na papasok sa'yo. Iba talaga ang showbiz. No, Mia Chang, you'll be the Miss Japan very soon. Di po ba? Anyway, wow. Excited yung bahay. And I saw the house. Talaga ang ganda-ganda po. You can check sa YouTube. Diba? Kasi pina-announce niya, Miss Jose, nandiyan niya sa social media. $400,000 a month ang titira niya for 1 month para sa kanyang mga babies. Yun po ang balita ng star, Miss Beyonce. And speaking of Natsu, nako, tag-init ng Japan. Marami po, at nung isang araw nabalitaan namin sa TV, isang batang 9 years old, iniwan ng magulang sa loob ng sasakyan. Actually, iniwan ang masasabi ko doon, maski pa sabihin niya na
papunta sila ng ospital, nagpark siya sa ospital, and then sabi niya, you follow me, ha? Then I'll go ahead. Punta mo, pasok na ako, pero sumunod ka, sabi niya, sa 9 years old na anak niya. So, ang takbo ng isip ng magulang is 9 years old na to. Susunod to, di po ba? At hindi nakapares ng mga 3 years old, 5 years old na hindi pwedeng iwanan. Which is common naman po yun. Although may nakakaiwan pa rin, ano? Kung mo may bibilin lang sa convenience, iwan yung bata. No. Don't do that. Lalo na ngayon tag-init. Ang nangyari po, itong 9 years old na bata, iniwanan niya at sinabi niya, sumunod na lang sa loob ng ospital. Eh pagbalik niya, 1 hour and a half, ang bata, wala. Wala na po. Ayun. Namatay ang bata sa loob ng sasakyan. Hindi ko po alam, pero ang na-ano po natin, figure natin yan, baka ang bata ay may hawak na gadgets. So siguro, yung bata, iniwan niya sa loob ng sasakyan at sinabing sumunod ka, baka nag-enjoy sa gadgets. So, mga magulang, huwag po kayong magpaka-is. Easy. Nakala nyo is 9 years old. Naitindihan ako nito, susunod to. 10 years old, naitindihan ako nito, susunod to. Huwag po. Bitbitin nyo ang anak nyo. Huwag nyo iiwan sa loob ng sasakyan, lalo na ngayong tag-init. So yan po ang isang sad story na dito sa Japan na iniwan ang 9 years old sa loob ng sasakyan. Pa-is-is yung magulang. Pagbalik niya, 1 hour and a half. Wala na ang anak niya. Di po ba? So, be careful, mga parents. Huwag pa easy-easy. Kung mahal nyo talaga ang anak nyo, bit-bitin nyo. Kaya may dala pa siyang gadget or whatever. Yun po ang isang istorya dito sa Japan, ang News Japan, na nabasa po natin at napanood po natin sa balita-balita dito sa Japan. Kaya huwag iiwan. And remember, siyempre po, ibay naman natin ang istorya. Ang istorya namin, panood, Instagram, right? Check us sa Instagram po, sa Facebook, which is now, nasa Facebook po kami live. Email us. And remember, hindi po ako lawyer, hindi rin ako doktor. Life coaching lang po ako dito sa Japan through my experience being here for 30 years. Yun po. Kaya po, yung iba nagtatanong sa akin, ganun-ganito. Kung professional problem na po na medyo mabigat na yan, I always ask our lawyer, our immigration lawyer. So, yun po ulitin ko, sa life coaching lang po tayo through my experience na sinishare ko po rito sa inyo sa Japan. At kung ano po makakaya ko, sa abot lang po ng makakaya natin, tutulong po tayo, mag-a-assist po tayo. Yun po. Siyempre, mahaba na. Ito, nagayin eh. Oops! To congratulate! Di po ba? Meron isa tayong kababayan na ang anak niya is a very handsome guy na nakita ko sa picture. Na cute-cute talaga. They open a bar in Shinjuku, which is, ang pangalan is Palmera. Di ba? Pilipinong-Pilipino. Ang ganda, Palmera. Madaling matandaan. So, people, if you need a place na something to drink, we have our kababayan there, a half Japanese and half Filipino, na a boy na anak ng isang kababayan natin na taga Yamanashi, na ang pangalan ng bar is Palmera sa Shinjuku. Check it out! Palmera sa Shinjuku. Kababayan natin yan. So, support him. And punta ako dyan, kuya, ha, next time. I'll bring Mie. Mie Ikune. Sukono bar. Shinjuku. Okay. At syempre, kung kailangan ng mga tirahan for you to stay here kesa sa hotel, we have a place. Just let us know, PM us. Malapit po sa istasyon and good for 8 person. So, kayo po, kung kayo nabisahan at gusto nyo mamasyal sa Japan o mga taga-ibang bansa man kayo, we have a place here where you can stay cheaper and reasonable po talaga. And it's really close to the station. So, no worries about that. Staying in Japan, looking for a place to stay, we have it. Just PM me. Siyempre, JRF.
remittance. So, mga kababayan, ang pinakamataas na rate from JRF. Don't forget, JRF, meron po sila sa Roppongi. And if you need an assistant, just ring us. We'll assess you, we'll take care of you. Kung kailangan nyo po ng mga assistant about sa application form and mga etcetera, kung paano ganun ganito, please PM us. Ito po ang ating kumpanya, Victoria Project Company LTD. And at your service, we've been working from Tuesday to Sunday. Just ring us. At Kawali Box, syempre, huwag nyo kalimutan, magpapasko na. Kailangan na magpadala ng mga bagahe sa Pilipinas. At may bagong rules. Kung kayo po ay bagong magpapadala ng bagahe sa Pilipinas, make sure na i-xerox copy nyo ang passport nyo. Kung wala po kasing xerox copy ng passport nyo, hindi po pwede. Kaya, one time lang naman po yun. So, anytime you need a Balikbayan Box, do let us know. We'll get assistance. At marami pa rin po dyan na mga door-to-door na, if you really need their assistance, yun po ang bagong rules ngayon. You need to send the xerox copy of your passport. Yung po ang isang balita natin. At sa ticketing, syempre, andito tayo. Mga kababayan, maraming murang ticket. Like me, nakakuha ako magkano lang for August 23. Uwi ako ng Pilipinas, no? August 23 yan. Magkano lang po siya, napakamura ni Mang Sanseng. Wow! No, diba natso yun ni Hachigatsu ni Jusang? It's so lucky kasi po kinuha yan ng aking baby girl. Siyempre, Chinami. Thank you, Chinami, for getting me the cheaper ticket. Yung po ay ni Mang Sansen. From, siyempre, walang bagahe, wala lahat, walang pagkain. I don't need that anyway. Yung po. So, for cheaper ticket, do ring us, PM me, kung uwi po kayo, lalo na for December. The earlier, the better. Yung po. At siyempre, hindi pa tapos ang aming programa. Dahil lalapit po, ang harap po sa inyo mamaya, ang cute at very, very cute. Yesterday nga, nag-pictorial kami at kumanta siya ng mga Selena Gomez. Selena Gomez na kanta ang kanyang kakantahin at magre-recording na siya. O, diba? Mia Sigawa po mamaya. At your service, siya naman po magbibigay sa inyo at mag-share sa inyo about the kids, mga kids, kung anong dapat gawin while they're young. Nakasama po nyo at dumidikit pa sa inyo. Dahil pag hindi na dumikit sa inyo ang anak nyo, they have their own life. Di po ba? Kaya hanggat bata, subaybayan po natin at with the help of Miss Mie Sagawa, pakinggan niyo po mamaya ang mga sasabihin niya tungkol sa Natsu Yasumi na ma-enjoy niyo with your kids. Hindi lang puro trabaho mga magulang dito sa Japan. Kailangan Natsu Yasumi ngayon, hindi lang basta pasyal. Kailangan bigyan na natin ng good manners and right conduct ang ating mga anak. Dahil sila po ang future soon, sooner or later. At syempre, magpapasalamat ako Hugot Japan. Thank you, Mr. Dennis. Thank you so much for being there and talagang nandiyan kayo sa suporta sa amin. Thank you, Hugot Japan po. Watch nyo po sa FB ang Hugot Japan. Andiyan po lahat ang magagandang magtutulungan, magkakaisa ang Hugot Japan. At for the last, nasarado ko na. Ito na po, ang ating quotes for today. Ito, meron pa akong English po ito, tinagalog ko lang . Ito po ang nakalagay. Ang quotes for today po natin, walang pwedeng mabago sa buhay natin kung tayo pa para sa sarili natin ay hindi magbabago. Siyempre, kapares nga ng iba, bago mo baguhin ang iba, baguhin mo muna sarili mo. Di po ba? Kung talagang hindi siya magbabago, wala tayong magagawa. And that's it. Just leave it that way. Ayan siya. Leave it to her. It's her life. Leave it to him. It's his life. Di po ba? Baguhin mo na lang ang sarili mo para mas happy. Di po ba? So, ulitin ko po ulit. Walang pwedeng mabago sa buhay natin kung tayo po sa sarili natin ay hindi magbabago. And that's the quote for today na nakuha po rin natin sa internet na tinagalog lang po natin yan, ha? Sa totoo lang. At syempre, for the last, bago humaba ng humaba ang oras, magpapasalamat ako sa inyong lahat for watching. And don't forget, Mie Hasigawa is coming. And to all the sponsors, ang ating lawyer, si Mr. Wataru, who's always with us in time of need ng mga kababayan natin. Mr. Wataru is always with us. Di po ba? Siya po ang ating immigration lawyer. No? Ang JRF for remittance,
at ang aming Victoria Project Travel and Tours. Meron din po tayo sa Pilipinas at dito sa Japan. Okay, doki! It's time to end na. Nakawala na rin boses ko. Isang inom na lang. Huwag niyo kalimutan to. Talaga ang sarap nito. Okay, bago po ako mag-end, drink muna ako. Ang last word ko pong sasabihin sa inyo, just hold on. Ayan na. Sarap. Coconut na coconut. Anyway, yun po. For the last, bago po bumasok si Miss Mia, pakinggan niyo po ang ating kanta. Kinompose po ni Mr. Benny Saturno. At kumanta, it's me, Vicky Ozawa. Apo, kay hirap tumanda. Yan po. Kaya hanggat kayo, yung mga bata, gambaryo. Gambarimasyo. Gambati kudasay. Pero wag laging gambaro. Baka mamaya bumigay din. Maski bata, miski matanda. Pag overwork, bumibigay. And remember the words in life. Every day, think about it. Always give love, peace, and harmony to everyone. Maraming salamat po. And I'll see you then. See you on Tuesday!
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hokkoshi. Kung makikita nyo po ang tubig na galing dun, ay ito po sa juice na ito na ginagawa namin na Victoria Natural Juice. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hokkoshi. Talagang makikita nyo ang yan. Patig, ipofocus po natin ang tubig. Galing po dyan, dito. Victoria Natural Juice. Kaya huwag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Yan po ang Victoria Natural Juice. Naubos ko. Ang sarap. Super yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegai Shimatsu, yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice.